Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Broadcasting live mula sa Brigada News TV Headquarters, General Santos City. Narito na ang mga nagbabagang balita sa Ronda Brigada. Narito ang mga balitang dapat abangan sa Ronda Brigada. Nationwide smoking ban sa pampublikong lugar, sinuportahan ng publiko. Operasyon kontra droga ng kapulisan, umarangkada na. Kapitan at kagawad sa SK, nasampulan. Lalaking may daladalang replika ng baril, inaresto. Magbuo ng squatting ordinance, sagot umano sa problema ng land conflict sa barangay Labangal. At overtime at night differential pay, di na bubuwisan. Sok Sergeant, magandang hapon. Araw ngayon ng Martes, Marso 7, taong 2017. Wala pang 24 oras matapos ibinalik ang kapangyarihan sa mga pulis na magsagawa ng operasyon kontra droga, agad umarangkada ang Regional Drugs Enforcement Unit o RDEU. Kagabi hanggang kaninang madaling araw, isang opisyal agad ng Sultan Kudarat ang tinarget ng motoridad na di umano'y sangkot sa illegal na droga. Ibrigada mo dyan, Solis. Pasado alas 11 kagabi nang tumulak ang Regional Drug Enforcement Unit o RDEU, bitbit ang 15 search warrant sa mga di umano'y kabilang sa narco list na government officials. Alauna ng madaling araw nang dumating ang tropa sa detachment ng Tacurong Sultan Kudarat at doon isinagawa ang final briefing. Ngayon, i-redeem natin yung credibility ng PNP. May conducting an operation na wala munang bloodshed kung maiwasan. Pero pag lumaban, so wala tayong magawa. Historically, to defend ourselves. Hindi? Yes, sir! Alas dos ng madaling araw, unang target si Kapitan Ali Bigkog ng Barangay Zeneben Lambayong Sultan Kudarat. Sa paghalughog ng mga otoridad sa bahay ni Kapitan, 5 pakete agad ng pinagdududahang shabu at paraphernalia ang nakita. Ngunit si Kapitan Bigkog, itinanggi na sa kanya ang mga nakuhang ebidensya. Tungkol po dyan, hindi ko po maaamin na may droga ako kasi kahit minsan di ko yan nagagawa. Kahit kailan mula nung bata ko. Kahit magtanong kayo sa mga tao, publiko sa dito sa barangay ko, ako yung isang sumusugpo sa droga. Sa akin yung pitaka. Tsaka nakalagay dun sa short pan na maong. Maliban kay Kapitan, nahuli rin ang anak nitong si Muhyiddin Bigkog, 24 anyos, matapos makuha sa kanyang posisyon ang isang kalibre 45 at Uzi na baril. Oh, may baril yan kasi isa siya na nilagay kasi ni Congressman yan na isang supervisor at saka isa pa yan na bipat yan sa barangay. Maging ang isang kagawad sa kalapit na barangay na kabilang sa may search warrant, nahuli rin matapos ma-recover sa loob ng bahay nito ang isang kalibre 45 baril. Nakilala ang nahuli na si Muhammad Tasil ng barangay Pimbalayan, Lambayong Sultan Kudarat. Itinanggi naman ni Tasil na sa kanya ang nakuhang baril. Naprindahan ko lang yun sa kay Chief Nilo Katay. So, pulisyan? Opo. Wala po kaming dokumento kasi pamangkin man kasi ni Auntie yun eh, Auntie Tiray. Di naman naabutan ng otoridad si Kapitan Sambutuan Magango ng Barangay Sadsalan, Lambayong Sultan Kudarat. Ngunit nakuha sa loob ng kanyang bahay ang bala ng 9mm na baril. Ayon kay Police Superintendent Maximo Sebastian, protektor umano ng illegal na droga mga target kung saan kabilang umano sila sa narco list ni Pangulong Duterte. Patuloy sila habang hindi po kami nagpa-participate ay nag-conduct po tayo ng monitoring and surveillance. That's why nung nagsimula na po tayong mag-operate,
ay in-applyan po natin sila ng search warrant for their speedy arrest. Ito ang unang operasyon na isinagawa ng otoridad matapos pansamantalang ipinatigil ng Pangulong Duterte ang anti-drug campaign ng PNP noong Enero at 30 matapos masangkot ang ilan sa kanila sa kontrobersiya. Sa ngayon, nasa kustudiya na ng Lambayong Police Station ang mga nahuli at mahaharap sa kasong paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 sa mga nahuling may droga. Jen Solis, Brigada News. Buong suporta naman ang ipinakita ng lokal na pamahalaan sa pagbabalik muli nang kapulisan sa laban nito kontra droga. Ngunit tanging hiling lang na sana'y di ito maging madugo at walang madamay na inosenteng sibilyan. Ibrigada mo Jeremiah Marie Diana. Sa naganap na sesyon kanina umaga, di maiwasang matalakay ang pagbabalik operasyon kontra droga ng kapulisan, kung saan nagparating na suporta ang mga konsehal. Si City Councilor Attorney Jose Edmar Yuma naniniwala na papanahon na umano ibalik ang operasyon ng kapulisan laban sa droga. Mas mainam na daw na may katakutan ng mga taong sangkot sa pangangalakal at paggamit ng pinagbabawal na gamot at ang pagnanais na maging drug-free ang bansa. I am definitely favorable sa pagbalik ng tokhang program ng ating Duterte administration, but kinakailangan lang na bigyan ng limitasyon. Yung rules of engagement must be defined. Kasi against ako sa tokhang dati na pagka ang parati na lang sinasabi ay self-defense, kaya napatay yung tao sa operation. So kinakailangan i-define natin ang rules of engagement, when to act in defending yourself. Bagamat sang-ayon din dito si City Councilor Attorney Dominador Lagari Jr., hiling nito na bago raw sana magsagawa ng operasyon ng kapulisan, dapat siguraduhin muna na walang madadamay na inosenteng sibilyan. Malaking tulong umano operasyon kontra droga, ngunit magiging mas maganda raw ang epekto nito kung masisigurong lehitimo ang operasyon. In line with the national government's program to eradicate the illegal drug use, then in that sense, I am in favor. But hopefully, we learn from past experiences. Positibo din ang pananaw dito ni Councilor Rosalita Nunez. Sa mag-iisang buwang pagsuspend din ng operasyon kontra droga sa haring ng kapulisan, maaaring umanong muling bumalik sa illegal na gawain o paggamit at pangangalakal ng illegal na droga ang ilan sa mga user. Dapat lang kasi parang andyan na naman sila until such time that fully, hindi man siguro 100% ma-eliminate, pero talagang dapat ma-reduce talaga, maalis, no? Grabe. Di ba noong araw kayo mga media palang pag tinimita natin sila, yung mga pulis, hindi sila sumasagot pag tinanong muna, sana pala yung sako, bakit yung sasila ang pinapakita nyo? Na iyan, nakahuli kayo ng mga may hirap din ng mga tao na silang nagpupus para lang masustain ang kanilang bisyo, at yung iba naman talagang pambili ng bigas, mga lola, di ba? So, this time nang naglabasan na, and if we pag tinigil natin yan, naku, do you want to be another Mexico? Umaasa na lamang ang bawat mamamayan kasama lokal na pamahalaan na tuluyan na mapuksa ang bentaan at paggamit ng ipinagbabawal na gamot sa Pilipinas. Jeremiah Diana, Brigada News. Nagdulot ng takot sa ilang residente ang lalaking di umano'y may daladalang baril at nang siyasatin ng mga otoridad na pag-alamang replika lamang pala ito ng isang kalibre 40 baril na kanyang daladala. Kung kaya't ito'y inaresto, Ibrigada mo Ronald Barrientos. Agad inaresto ng presinto 1 si Emilio Espinosa, 27 anyos, isang driver at residente sa Waling-Waling Street dito sa Gensan. Nakitaan kasi ng baril sa kanyang tagiliran ng suspect nitong Webes sa Waling-Waling Street dito sa Gensan. Matapos makatanggap ng reklamo ang kapulisan ng Station 1 mula sa mga residente ng nabanggit na lugar. Ngunit nang respondihin ng mga otoridad, dito na pag-alamang replika lang pala ng baril ang bitbit ni Espinosa. Pinabulaan na naman ito na pananakot ang kanyang motibo sa pagdadala ng peking baril. Gusto na ko sir, wala ko kabalubang anong inguna na ang ilang game sa hoang wala man yun sila nakita sa hoang nakuha sa hoang saktong ebidensya tungkol kay ang gidala na sir, usa to kabutang na plastic. Natunong lang to siya sir nga nagpalit ko katong adlaw.
Tapos natunong lang po nga mo siguro yung pag-abot nila o na nakatik sa ilahang ngayon na ito ang nakita nila sa hoa. Giit pa niya, laruan lamang daw ng kanyang anak ang naturang baril. Din wala yun para ni sa akong anak. Og wala yun ko'y gihimo nga daotan nga pangharas, pangtutok, panghinambog, uun sa mandira nga mata nga wala yun na nagibuhat. Mao gyud na ang dakong tinuod. Saklaw sa Republic Act 10591 ang pagbabawal sa pagdala ng replika o parang totoong baril lalong-lalo na kung ito'y ginamit sa krimen o pananakot, kung kaya't mahaharap sa naturang kaso ang nahuling sospek. Ronald Barrientos, Brigada News. Sa bisa ng warrant of arrest, nahuli at nakakulo ngayon ang isang nagmamay-ari ng manpower agency na nakilalang si Madeline Gonzalez, 26 anyos at residente ng Hikban Subdivision, Barangay Lagaw dito sa Jensan, matapos maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 8282 o Social Security Act of 1997. Ayon sa report ng police, nagmamay-ari ng isang manpower agency ng mga kasambahay si Madeline at hindi raw ito nagbayad ng monthly contribution sa insurance ng gobyerno ng mga empleyado nitong kasambahay. Kaya noong matanggap nila ang warrant galing sa korte, agad itong nagsagawa ng manhunt operation laban sa suspect. Aabot sa 24,000 piso ang bail bond nang nahuli para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Ito po yung kaso na kung saan nangungulik ta sila ng mga certain amount doon sa mga katulong nila. Ito, ang ano dyan is supposed to be i-remit nila doon sa SSS or sa PhilHealth para benefit doon sa mga katulong or sa mga kasambahay na nare-recruit or kasama nila. And ito, nagreklamo itong mga reklamante kasi nga yung mga nare-remit pala nila, hindi nare-remit ni Madeline doon sa may ano agency na dapat remitan niya. Dismayado ang mga magulang ng batang nalunod sa isang pribadong resort nitong Sabado sa Barangay Tambler sa Jensan. Pamunuan ng resort, wala raong naitulong. Ibrigada mo Ronald Barrientos. Bakas pa rin ang lungkot sa mga mata nila Sheila May at Dexter Gallo, mga magulang ng batang nalunod sa isang pribadong resort sa Barangay Tambler dito sa Jensan noong Sabado. Kwento ni Sheila May nung nangyari ang insidente, lagi raw nitong tinatanaw at pinupuntahan ng anak habang naliligo ito sa swimming pool. Maya't maya ay nagulat na lang raw sila na marami ng taong nagkakagulo at nagsasabing may nalunod na bata. Namaguning ako ang anak, nangaligo na sila sa swimming pool sa Tropicana. Kauban niya ihang mga igagaw, mga gagmay papugidad. Nya kami, nagaluto-luto namin sa kadis niya, bisag busy mi, kay naamay gamonitor mi dito aga, balik-balik mi. Ang ako ang bilas, bayaw, kay ilang mga, nga na sila mga kauban niya, oh. Gagmay naman niya, oh, balik-balik mi. Nya amtod ni abot ang oras ato, mga alas tres, kay mga aw naman mi. Muto siyang higayon na nga, ako na sige paapas anak ko pang, apasa si Mutia, kay mukha na, muto siya ni ato siya dito ah. Pagkatoy dito iha panggi kuan si Mutya ang among anak giiya panggiingnan nga chat na uli na kay mukaon na ta nya ana siya unya na pa kay busog pa ko ana yang giingon nya igo ra pud mi sa gipatalikod nya sang nibalik sa katis ako na pud nibalik dito ka na ko wala pa man pud akong anak igo ra jud mi gipatalikod sir na ing ato nang nahitabo nga ang lifeguard dito og mga staff sa Tropicana wala jud nakabalungan na aning nalumos na aning nalunod dito na bata. Kaya naman kini-question nito ngayon kung nasaan ang mga lifeguards ng resort noong nangyari ang insidente. Tungod sa kadako daw sa Tropicana, so amo sila giingnan. Kamo kay dira mo gi-assign kana kay swimming pool man yun na siya dapat dili sila muhawa. Bisag unsa pa nakadako ang Tropicana kay daghan pa yag lifeguard ra nganong nihawa siya. Segundo ra sir, bisag sa segundo ra disgrasya ang nahitabo sir. Mura kong nagbutaw sa hangin nga ang akong anak nalumos ing anak paghuman walay naka-rescue. Humingi raw sila lang tulong sa management ng resort. Ngunit ayon sa pamunuan ng resort, maghahati lang raw sila sa magiging gastusin kaya't lalong nalungkot at naging desmayado ang mag-asawa.
dili muna ang problema ron. Kaysang panghitabo, gibilin rami dito sa ospital. Nagpagaigahi sila ba kay dapat na sila ay representative na gibilin dito kay kabalo na sila sa sitwasyon. Either akong anak makasurvive or dili, dapat na ana sila ay representative na mauy mo, mo assist na sa mo adito kung unsa may mahitabo. Pero wala eh. Kami pa'y gipaugatan pa mi dito. Ah, kung wala mi nangusog, di, kung wala mi ingon nga kami magkontak sa Tropicana, dili jud si wala jud mo adto dito ah. Lalong naging emosyonal ang mag-asawa nang maalala ang nangyari sa kanilang panganay na anak. Gipantos ba yung among anak dito, Asil? Gipantos mo niya? Siyempre kami mag-uulmi. Ako maglisod ko na ako'y baby. Saan na ako napagbanday akong anak dito, ah? Maraming mabuwang, sir. Baka nahuna ba? Huwag magdamay na, na, sir, ba? Piskita sir, eh? Kalit na kayo, sir. Minutes lang, wala. Ang anak, ay, wala na naging kinabuhi, day. Naisik yun, pero wala nila tabo ang anak sir, maigo rin yun. Ba't nasan mga sigal sir? Dahil sa hirap ng buhay, humihingi ngayon ang mag-asawa ng tulong sa lokal na pamahalaan ng Jensan para sa mas maayos ng pagpapalibing ng anak. Ronald Barrientos, Brigada News. Smoking ban sa mga pampublikong lugar nationwide na. Ibig sabihin, bawal nang manigarilyo sa lahat ng pampublikong lugar sa buong bansa. Positibo naman ang tugon ng publiko dito maging ang mismong naninigarilyo. Ibrigada mo Johanna Kilindrino. 30 taon nang naninigarilyo at chain smoker kung ituring ni Mang Jimmy ang sarili. Araw-araw, 2 pakete umano ng sigarilyo ang kanyang nauubos. Sa katunayan, parang katuwang na raw umano niya ang paninigarilyo habang may mga ginagawa. Ngunit sa ipapatupad na smoking ban sa buong bansa, kanya umano itong susuportahan. 100% pabor ako because it will give more health benefits to the people, particularly to the youths. Because for how many years I've been having this habit of smoking, there is no such thing as achievement. Even myself, I have to think that I should have to eradicate this so-called smoking. Although I should have to appreciate the policy of the president for having that kind of implementation, not only for the good of the community, the concerned personality, but also the young generation as well. Nakatakdang lagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang executive order na naglalaman ng pagban sa paninigarilyo sa lahat ng pampublikong lugar sa buong bansa. Mismong ang Department of Health ang naghanda sa draft ng EO kung saan inahalin tulad sa kasalukuyang batas na ipinatupad sa Davao City. Ayon sa City Health Office, panahon na para gawing malawakan ang pagpapatupad ng nasabing batas. Sa amin, that's a victory, no? For our department kasi matagal na namin ito hinihintay, no? Na we have to really have a smoke-free environment. Kasi kung marami pa rin naninigarilyo and then yung iba, they will be affected by the second-hand smoke. So wala pa rin silbi yung ating ang ating campaign, no, na magkaroon tayo ng malinis na kabaligiran, no, especially na ma-minimize natin yung air pollution. Kaakibat sa paninigarilyo ang masamang epekto na makukuha nito, lalong-lalo na sa respiratory system. Nariyan ang lung cancer at bronchitis. Johanna Kilindrino, Brigada News. Matapos ang muling pagsiklab ng tensyon sa pinag-aagawang lupa sa barangay Labangal sa lungsod ng Jensan, ang pagbuo ng squatting ordinance na isa sa pinaniniwala ang solusyon umano ng problema sa land conflict sa naturang barangay. Ibrigada mo Jeremiah Marie Dayana. Sagot umano sa problema ng land conflict o pinag-aagawang lupa sa barangay Labangal ang pagbuo ng squatting ordinance. Maalalang Enero lamang nitong taon na unang ipasa ni City Councilor Attorney Jose Edmar Yumang ang isang draft ordinance na tinawag na an ordinance establishing an institutionalized mechanism to curb the illegal activities of professional squatting syndicates and squatters, penalizing squatting and other similar acts. Kung saan nagdaang linggo lamang nang muling sumiklab ang tensyon sa barangay Labangal.
nang binakuran ng isang land claimant ay isang pribadong kumpanya sa naturang barangay na nakaapekto sa operasyon ng kumpanya at nagdulot ng takot at pangamba sa mga empleyado nito at maging sa mga residente na ninirahan malapit sa pinag-aagawang lupa. Maging ang ilang konsehal, ikinabahala na din ang naturang insidente, hindi umano nararapat na binakuran ang bahagi ng barangay Labangal. Nararapat umano na idaan na lamang sa korte ang pagpapatunay kung sino nagmamay-ari sa pinag-aagawang lupa. Ang sitwasyon karon is very volatile, meaning anytime magkagulo, anytime may putukan, nangyari na nga eh. So, the city is very much concerned with that. Kung kinunsa na, I think our police is also doing something. And I think our mayor is also doing good on how to solve that. So I hope those who claim to be owners of the land, okay, pila ba na kagrupo ron nga, nag-claim, ano, they should do something. Kaya't ngayong buwan ng Marso, aasahan na umano ang final draft ng binubuong ordinansa matapos makipag-usap na may akda nito na si Attorney Jose Edmar Yumang sa angkop na komitiba. As I said, March 10, matatapos ko ang aking, makakonsolidate natin ang version ng executive at saka ng proposed anti-squatting law natin. As to sa gulo naman doon, I think the moment na merong nilagay ng bagong istruktura o lalong-lalo na yung bakod sa harapan ng 10 point, dapat inaksyonan agad, tinanggal na agad yan siya. Sa binuong draft ordinance noong Enero, maaaring makulong ng isang taon o multang aabot sa 1,000 piso ang penalty sa lalabag sa binubuong ordinansa. Samantala, mga opisyal ng barangay na mapapatunayang kinukonsinti ang mga professional squatters, maaari itong sampahan ng kasong paglabag sa anti-graft and corrupt practices. Naglalaman din ng Section 6 at 7 ng binubuong ordinansa ang paggawa ng anti-squatting task force at mabibigyan sila ng kapangyarihan na masiguro walang squatter, matulungan ang biktima ng mga illegal squatting syndicates at magsagawa ng demolition kung kinakailangan. Layunin na naturang ordinansa ang masiguro ang kapakanan ng mga residente at walang maging biktima ng mga illegal na sindikato tinataguyod umano ang squatting. Because kahit na temporary structure, they need to seek a permit from the city government. Without any permit, pwedeng tanggalin yan ng gobyerno. At higit sa lahat, ang maging solusyon sa suliranin ni na tumetensyong away lupa sa barangay Labangal na lungsod at masiguro ang kaligtasan ng bawat mamamayan. Definitely, masususan natin yung mga problema ng mga private lands natin na pumapasok yung mga squatters natin. Jeremiah Diana, Brigada News. May kinalaman umano sa politika ang pagkalat ng tinaguriang Nagaleaks o mga artikulong naglalaman umano ng katiwalian ng pamilya ng vice-presidente na si Lenny Robredo, kung saan sa mundo ng social media, kanya-kanyang opinion naman ng mga netizens, may ilang kumbinsido, samantalang may ilan namang dismayado. Ibrigada mo, Jeremiah Maridayana. Kumalat sa mundo ng internet ang tinuguriang Nagaleaks o mga artikulong naglalaman ng mga expose o revelation umano sa katiwalian ng pamilya ng vice-presidente Lenny Robredo. Isiniwalat dito ang muna pagkakasangkot ng yumaong dating Secretary ng Department of the Interior and Local Government o DILG na si Jesse Robredo, asawa ng vice-presidente, sa mundo ng wete at iba pang illegal na gawain. Agad naman ito naging viral sa social media kung saan ang mga netizens nagpadala ng kani-kanila opinyon. Ang ilan hindi naniniwala sa mga pasabog na revelasyon, samantalang ilan naman tila kumbinsido at napaniwala sa manasabing impormasyon sa internet. Si City Councilor Attorney Dominador Lagari Jr., kumbinsido ng politika ang rason sa pagkalat ng manaturang revelasyon. Well, I think everything is politically motivated. I think, no? Lahat naman yan, pag sinabi mong it's really political, you know? The public is really tested kung dapat bang mutuo siya o dili, no? Paniniwala naman ni Councilor Rosalita Nunez na politika ang ugat sa pagkalat sa mundo ng internet ang tinaguriang Nagaleaks. Lalo't at bati nito na sulungat ang vice-presidente sa kasulukoy administrasyon at isang kilalang miyembro ng oposisyon. Pero pareho lang yung sila, kagaya din sa Las Cañas na ano, daya ng politika. So, I don't know, I'm not sure because parang detalyado man yung sinasabi ng paninira. It can be verified. So kung ma-verify mo, ma-validate mo, hindi siguro paninira. Pero tingin niyo, Councilor? That's politically motivated. Pareho lang silang dalawa.
Tinagurian namang fake news o pamamachismis lang ang kumakalat na impormasyon sa social media, ayon ito kay City Councilor Attorney Jose Edmar Yumang. Maaari umanong paraan lang ito upang siraan ang pamilya ng Vice Presidente at itinaon sa mga isyong kinahaharap ng Liberal Party. This is just an demolition job. This is politically motivated, no? Against our Vice President Lenny Robredo. And this is a signal of fake news na wherein everybody through social media would definitely sirain yung pagkatao ng isang tao. Dagdag pa nito na kung mapatunayan walang katotohanan mga alegasyon laban sa Vice Presidente, maring masampahan ng kaso ang tao may pakana sa pagkalat ng nagaleak sa internet. Definitely, meron tayong anti-cyber law, no? Na definitely this could be tracked and this could be identified. Meron naman tayong batas para dyan. Maaalala na nakaraang linggo lamang na nagkaroon ng rigudon sa Senado kung saan sunod-sunod ang pagkakaalis sa mga komite sa mga senador na miyembro ng Liberal Party at nagdulot ng pagkakapalit na posisyon sa iba pang mga senador. Kung saan tinitignan ang pangunahing rason dito ang pagkakabilang sa Liberal Party na minorya. Ito din umano tinitignan ang angulo sa pagkalat na nagalik sa mundo ng internet sapagkat miyembro din ng Liberal Party ang kasalukuyang Vice Presidente. Sa ngayon, nagpaalala ang lokal na pamahalaan na huwag agad paniwalaan ang mga nababasa sa social media at nararapat na pag-aralan mabuti ang isang issue. Jeremiah Diana, Brigada News. Ngayong graduation month ng mga estudyante, muling nagpaalala ang Department of Education o DepEd, bawal maningil ng graduation fee. At kung may babayaran man, dapat daw voluntaryo lang o yung napagkasunduan bago pa man nagsimula ang pasukan. Ibrigada mo, Johanna Kilindirino. Marso na naman, graduation ng maraming estudyante. Ang mga paaralan sa ilalim ng mandato ng Department of Education sa April 5, 6 at 7 ang schedule ng graduation. Mahalaga ang araw ng pagtatapos sa lahat ng estudyante. Pero ang paalala ng Department of Education sa mga paaralan, huwag maging magarbo ang selebrasyon ng pagtatapos. April 5, 6 and 7. April 7 is the last day of the school year. So some of our schools, big schools, will be having their graduation ceremonies April 7. While yung mga ibang maliliit na schools, April 5 or April 6. It's highly discouraged yung amot-amot. In fact, we enjoin our schools to have their moving up ceremony and graduation exercises to be simple. And yung mga basic na kailangan sa graduation ay chargeable naman doon sa funds ng school. Maaari naman daw uniforme lang ang gamitin. Imbis na toga, pwede naman daw sash or ribbon na lang. At paalala pa ng DepEd, kung may gagastusin, huwag maningil sa mga magulang. Kung may PTA fees o yearbook na kailangan bayaran, dapat voluntaryo lang ang pagdukot sa bulsa. Although hindi naman natin talaga pinipigilan o binabawalan ang ating mga magulang na kumbaga gusto na maging medyo maganda at presentable din yung kanilang ang pagtatapos ng kanilang mga anak. Hindi po natin ipinagbabawal yan. Ang atin lang is dapat ang inisiyatibo ay manggagaling sa kanila at mahigpit natin ipinagbabawal na ang ating school, no, ang ating mga punong guro, mga teachers, ay mag-impose sa mga parents na dapat ganito ating graduation, bawat isa ay mag-contribute ng this much, hindi po, yun po ang bawal. Kaya naman laking tuwa ng mga magulang sa anunsyong ito. Mayon po na nga, ang ganon sa DepEd nga, bawal mangulikta kaysa mong nanay, pigado mi karon. So, diri sa ano, nag-eskwila na kong anak sa Pasis, wala mo po sila nang ulikta kay recognition naman na sa kinderon kay so gasto na. Katabang po sa mua ka nang walay kuan bayad sa eskwilahan kay kuan may kanang katabang po sa mong kalisod po ba? Sa tema ngayong taon na sabay-sabay na hakbang tungo sa maunlad na kinabukasan, nais ng DepEd na sa pamamagitan ng pagtatapos ng mga estudyante, isang magandang buhay ang naghihintay sa kanila. Johanna Kilindarino, Brigada News. Pagod ka na ba sa kaka-overtime sa trabaho? O di naman kaya nahihirapan sa panggabing duty? Mga kabrigada, inirekomenda ngayon sa Kamara na gawing tax-free ang overtime at night differential pay ng mga empleyado sa buong bansa.
Nagbabalik sa report si Kabrigada Johanna Quilinderino. Sa unang trabaho ni Kayen, panggabi agad ang kanya naging schedule. Problema niya ang di normal na routine araw-araw. Tulog sa umaga at gising naman sa gabi. Minsan pa nga, dahil sa puyat at di maiwasang antok, nagiging mabagal umano ang kanyang pagtatrabaho at di naging produktibo. Mahirap ang trabaho sa gabi kasi nga magkaiba ang oras. Unlike sa morning na mas alert ka compare sa gabi na ang body clock mo magbaliktad, then usually basta gabi, 'di ba, ang body clock natin is patulog na. So kailangan ko pa mag-stay up late para lang matapos yung trabaho ko. Para masuklian ang puyat at pagtatrabaho ng mga kagaya ni Kayen, hangad ng minorya sa kamara na mabigyan ng tax-free ang overtime pay at night differential ng mga manggagawa sa bansa. Iginiit ni House Deputy Minority Leader Luis Campos Jr. na mas mabibigyan umano ng kabuluhan sa tax reform package ng Duterte administration ang exemption sa buwis ng overtime pay at night differential ng mga manggagawa para sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sang-ayon umano ito sa rekomendasyong isinusulong, mas makakabuti umano ito upang mas igihan pa ng mga empleyado ang pagtatrabaho. Dagdag pa, hindi umano magiging kawalan sa pamahalaan kung sakasakaling maaprubahan ang rekomendasyon dahil diretso naman aniya ang dagdag na bayad sa mga manggagawa mula sa tax-free na overtime at night differential pay sa mga gastusin sa pangangailangan ng pamilya. Well, mas better siya for me kasi wala nang kaltas sa tax. Then, katulad nga nun, wala nang kaltas din. So, may possibility na mas magpantay na yung ano ko, yung sweldo. Mas dako ang sweldo kay tanggalan naman og tax. Kay siyempre, daga naman po kay ginapang daga naman po og sana mga tax. Ang overtime pay na sa 25% to 30% ng sahod ng isang empleyado na nagtatrabaho ng sobra sa kanyang regular duty. Samantalang ang night differential pay naman, 10% ng sahod ng manggagawa na naka-duty sa gabi o graveyard shift. Johanna Quilinderino, Brigada News. Kapalitang Mindanao, mga kabrigada, sinunog ng mahigit 30 miyembro ng pinaniniwalaang New People's Army o NPA ang isang fuel tanker truck sa Misamis Oriental. Para sa detalye, ibrigada mong Ifon Olavides. Sinunog ng mahigit 30 pinaniniwalaang miyembro ng New People's Army sa ilalim ng Guerrilla Front 4B Committee ang isang fuel tanker truck sa Sitio Solo, Barangay San Juan, Balingasag, Misamis Oriental. Sa panayam ng Brigada News FM kay Police Chief Inspector Julito Caceres, ang hepe ng Balingasag Municipal Police Station, inihayag nito na unang nagsagawa ang armadong grupo ng road blockade sa nasabing lugar. Inihayag naman ang driver ng truck na si Victor Anturias na hinarang umano sila ng grupo at pinababa at binigyan pa ng perang pamasahe pauwi sa kanilang lugar. Aabot sa 1.6 million pesos ang danyos sa sinunog na truck na pagmamay-ari ng Andot Trucking Services, service provider ng isang pribadong kumpanya. Walang naiulat na nasugatan o nasawi sa nasabing insidente. Dagdag pa ng otoridad na pangingikil ang motibo sa nasabing pag-atake ng NPA. Una nang masinigpitan ng militar, pulisya at provincial government ang pagbabantay sa seguridad sa nasabing lalawigan matapos ang sunod-sunod na pag-atake ng New People's Army. Para sa Brigada News TV, ito si Brigada Ivon Olavides ng 102.5 Brigada News FM Cagayan de Oro, the Music and News Authority. Sinimulan na ng City at Station Drugs Enforcement Unit sa Cagayan de Oro City Police Office ang kampanya kontra illegal na droga sa kanilang lugar matapos ibinalik ang kapangyarihan sa mga pulis na magsagawa ng anti-illegal drug operation. Para sa detalye, ibrigal mo Claudine Lusak. Pormal nang sinimula ng City at Station Drugs Enforcement Unit ng Cagayan de Oro City Police Office ang muling pagpapatupad ng anti-illegal drug operation.
Ito'y matapos din nipon kahapon ni Kokpo Acting City Police Director Senior Superintendent Gerardo Rosales ang lahat ng mga station commander ng Kokpo upang ipalama ang bagong komposisyon ng War on Drugs ng PNP, partikular sa tinawag na Project Double Barrel Reloaded. Ayon kay Kokpo Spokesperson Police Chief Inspector Mardi Hortelyosa, dalawang grupo ang binuo kung saan 7 police officer ang kabilang sa City Drugs Enforcement Unit habang 3 o 4 naman ang kabilang sa Station Drugs Enforcement Team. Sa bagong direktiba, nilinaw na walang isasagawang drug operation sa drug enforcement personnel ng Kokpo kung wala ang PDEA o Philippine Drug Enforcement Agency. Una nang mas hinigpitan ng pulisya ang kanilang koordinasyon sa mga barangay official ng Cagayan de Oro upang paigtingin ang giyera laban sa illegal na droga. Para sa Brigada News TV, Brigada Claudine Lusak sa 102.5 Brigada News FM, Cagayan de Oro, The Musical News Authority. Mahigit 300 drug personalities nagtapos sa Oplan SMB sa Sultan Kudarat. Ibrigada mo Mike Salgado. Mahigit sa 300 mga drug personalities ang matagumpay na nagtapos sa anti-drug campaign na Oplan SMB sa Colombia, Sultan Kudarat. Ang SMB o Sumuko, Magbago, Bumangon ay may layuning matulungan ang mga sumukong drug personalities na magbago sa tulong ng Barangay Anti-Drug Abuse Council o BADAC at ng MSWDO. Sa naturang programa ay pinapasok ang mga sumukong drug pushers at users sa Cash for Work program para sa kanilang sustainable income. Kabilang sa inaalok na trabaho ay ang pagtatanim ng puno ng saging sa loob ng 5 araw kung saan makakatagap sila ng sweldong 206 pesos kada araw. Inaasahan ng Colombia PNP na mas dami pa ang magkikinabang sa naturang programa kasabay sa pagbabalik ng Oplan Double Barrel Reloaded. Yan ang ulat mula dito sa Brigada News FM Kidapawan. Ako si Brigada Mike Salgado, The Musical News Authority. Batang may kakaibang sakit sa balat na tumanggap ng maraming tulong sa pamamagitan ng Brigada Coronadal, pumanaw na. Para sa detalye, Brigada mo June Desta. Hindi pa rin matanggap ng pamilya Canoy ang pagkasawi ng 2 taong gulang na si Ria Nica Canoy, ang batang dumanas ng kakaibang sakit sa balat o tinatawag na Steven Johnson Syndrome o Scalded Skin. Sa pamamagitan ng Tira Brigada Program ni Coronadal City Councilor Brigada Bing Pabi Arakel, bumuhos ang tulong para kay Bibi Nica dahil sa kaawa-awang kalagayan ng paslit na halos lapnos ang buong katawan. Isang vendor lamang ang mga magulang ni Bibi Nica kaya naglakas loob silang humingi ng tulong sa pamamagitan ng Brigada Coronadal. Dahil sa ambag-ambagan ng mga tagapakinig ng Brigada Coronadal, nasa mahigit sa 50,000 pisong cash ang napagkaloob kay Bibi Nica para sa kanyang pagpapagaling sa lungsod ng Davao. Ngunit pasado alas 10 kahapon ng umaga, hindi na kinaya ng paslit ang karamdaman nito at tuluyan na siyang namaalam. Sa tulong ng isang funeral home, agad na nauwi ang bangkay ni Nica sa lungsod ng Coronadal at dahil halos hindi matanggap ng ina ang nangyari sa anak, sa halip na dalhin sa funeral home ay itinabi nito sa higaan ang anak sa kanilang bahay sa Barangay San Isidro, lungsod ng Coronadal. Sa kabila ng pagluluksa, lubos ang pasalamat ng pamilya sa mga tumulong at nagdasal para kay Bibi Nica. Salamat sa mga tabang ninyo! Wala akong kamugin na baliwan. Tabang ninyo salamat. Nagpatutunta kay tabang para kay Bibi. Galing girapa lang sa ang hospital. Wala na si Bibi. Lantay na tayo si Bibi. Yan ang ulat para sa Brigada News TV. Ito si Brigada June Desca ng 95.7 Brigada News FM Coronadal. The Music and News Authority. Sa iba pang balitang Mindanao, kandidata mula sa Baco nanalo ng nanalo sa isang patimpalak doon. Narito ang report ni Kabrigada Julius Paco. Napanaluna ng kandidata na nagmula sa munisipalidad ng Maco sa Compostela Valley Province na si Jessel May Hombaya ang corona sa katatapos lamang na Bulawan Festival Queen 2017.
Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng selebrasyon ng ika-10th Bulawan Festival sa probinsya ng Compostela Valley Province. Isinagawa ang nasabing kompetisyon noong Linggo ng gabi sa Capitol Compound ng Compostela Valley Province sa munisipalidad ng Nabunturan, kung saan ipinakita ng 11 na kandidata ang kanilang pinagmamalaking mga produkto at mga tourist attraction sa pamamagitan ng mga festival costume. Makikita dito ang mga disenyo ng saging, gold ore at bulaklak na rafflesia at iba pang mga nagsisilbing icon ng kanilang mga munisipalidad na buong pagmamalaki nila itong prinisenta sa harap ng mga libo-libong manunood sa nasabing patimpalak. Mula dito sa Brigada News FM Davao, ako si Brigada Julius Pakot. Sa 91.5 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority. Kasabay ng muling paglulunsad ng Philippine National Police o PNP sa Oplantokhang ay ang paghahain ni Senator Risa Ontiveros ng resolusyon para harangin ito. Paniwala ni Ontiveros, muling dadami ang mga drug-related killings kapag muling ipinatupad ang Oplantokhang. Punto pa ng senadora, muli lang din itong gagamitin ng mga abusadong pulis para pumatay at mangotong. Dagdag pa ni Ontiveros, mas makakabuti kung ang itutuloy ang internal cleansing sa hanay ng pulisya matapos na rin i-anunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na 40% umano ng mga pulis ang sangkot sa mga illegal na gawain. Samantala, tiyak naman ang bagong hepe ng PNP DEG o Drug Enforcement Group na magiging prioridad nila ang pagsala sa mga makakasama sa muling pagsabak ng PNP sa kampanya laban illegal na droga. Ayon kay Senior Superintendent Graciano Mijares, hepe ng PNP DEG, hindi niya hayaan na mapasukan sila ng mga tiwaling mga pulisa. Aminado naman si Mijares na talagang back to zero sila sa kampanya laban sa illegal na droga mula nang buwagin ang dating PNP Anti-Illegal Drugs Group at kahit ang mismong kanilang opisina ay ginagawa pa lamang hanggang sa ngayon. Kinumpirma ni Pangulong Rodrigo Duterte na mayroon ng niluluto ng mga hakbang ang gobyerno upang muling buksan ang pintuan para sa usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Communist Party of the Philippines, New People's Army, National Democratic Front o CPP-NPA-NDF. Inihayag ito ni Duterte nang muli nitong binisita ang headquarters ng Camp Edilberto Evangelista na nagsisilbing headquarters ng 4th ID Philippine Army. Sinabi ni Duterte na ayaw muna niyang pangunahan ng government peace negotiators bagamat tiniyak niya na pinakikilos na ang pamahalaan upang muling harapin ang komunistang grupo. Tanging hiniling lamang ni Duterte na maging sinsero na kausap ang mga rebelde upang hindi muling bumagsak ang usapang pangkapayapaan at maging ang papasuking ceasefire. Muling pinanindigan ng presidente na walang mangyayaring pakikipag-usap sa mga teroristang Abu Sayyaf Group, Maute at Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na pangunahing mga banta para sa seguridad sa Mindanao. At yan ang kabuuan ng Ronda Brigada ngayong araw ng Martes. Ito ay ang 24 oras na tinutukan ng news team ng Brigada News TV. Ako po si Kabrigada Jen Sol. Kabuuang pagserbisyo atin para sa publiko. Walang halong kasinungalingan, lahat para sa katotohanan. Ako si Brigada Tornican. Sadyang mapagmahal, SM Balyeque. At ito ang Ronda Brigada!